Chapter 18 Astor Point of View. Bakas ang gulat sa mukha ni Astrid nang makita niya ako sa store ni Aling Punsing. Did she think I wouldn't know her? Suki niya ako noong estudyante pa lamang ako rito sa Concordia. Kapos sa baon at bawat sentimo ay mahalaga noon. Madalas nga ay may libre pa akong fishball kay Aling Punsing bukod sa kwek-kwek. Hindi ko afford ang pagkain sa kantin at kahit may pampili ako ay iniipon ko para karagdagan sa namin ni nanay sa upa. What are you doing here? Tanong sa akin ni Astrid. Ang mga kaibigan niya ay nakatulala lang. I remembered Jella and Carmina dahil kasama na sila ni Astrid noon dito sa Concordia. Hindi na ako nagtaka na dito rin nila piniling pumasok. Hindi ko kilala ang isa nilang kasama pero mukhang hindi anak mayaman ang isang to. I am surprised that Astrid was socializing with her. Sinusundo ka? Maikling sabi ko sa kanya. Kapit ko pa rin ang kamay niyang may stick ng isaw. It's the same one na nakagatan ko na kanina pagdating ko. Kinagatan ko uli yun at inubos na ng tuluyan. Her mouth parted open at lalo siyang nakakatuksong halikan. Mabilis akong nag-iwas ng tingin at kinausap ang mga kaibigan niya. Tulala pa rin ang mga ito at nakalutang ang mga steak na parehong wala ng laman. Base sa steak na nasa plato nila ay nagko-contest ang mga ito. Nakaugalian na ni Jella at Carmina ang magpaligsahan kahit noong mga bata pa ang mga ito. Si Astrid ang palaging nagigit na sa mga ito. Do you girls want some more? It's my treat, sabi ko sa kanila. Pero tulala pa rin sila. Jella, Carmina, it's me, Jethro. Parang bigla silang lasing na hulasan at ngumiti sa akin. Of course, we'll remember you. Ikaw pa ba ang makakalimutan namin? Ipatay na patay sa iyo yung si Astrid. Naku, araw-araw kaya kami nandito sa Concordia pagkatapos ng klase namin noon. At Jelay, saway ni Astrid. Pulang-pula na siya dahil sa kadaldalan ng kaibigan. Ako naman ay natawa. Talaga? Huwag kang makikinig dyan. Nasobrahan lang yan ang pagkain ng street foods kaya napasok ng wood. Ng eggs. Ay, shit, ano ba itong pinagsasabi ko? Ng isaw. Ang utak niya. Nakita ko ng pinandilatan ni Astrid si Jelay. Ang kasama nila ay hindi ko alam ang pangalan. And you are? Tanong ko sa kanya. Amanda, malapit lang ang bahay namin sa labas ng village nila Astrid. Kaya nagkasabay kami minsan sa jeep. Pati tuloy si Amanda ay nagkakandamali-mali sa sinasabi. Ganun ba? It's nice to meet you, Amanda. Nice to meet you rin, nakangiting tugon niya sa akin. Hoy Jethro, kilala mo pala itong si Astrid. Aba ay dapat tinuruan mo kung ano ang tawag sa kwek-kwek. Orange eggs ba naman ang tawag niya? Natatawang sabi ni Aling Punsing. Ako man ay hindi napigilan ang mapangiti. Astrid wouldn't know street food dahil kahit nasa harap na niya iyon. In a way, may magandang itinulot ang mga nangyari sa buhay niya. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang paghahanap sa mga magulang niya. Sa manifest ay nandoon ang pangalan ng mag-asawa, pero wala pa rin nakukuha na bangkay. The search and rescue team wanted to stop the operation, but there was a lot of things money can buy. At isa na ito roon. Pinayaran ko sila para ipagpatuloy ang paghahanap sa mag-asawa. I heard from the grapevine that Astrid family was in trouble. Someone stole money from the company at masyadong magaling ang gumawa dahil wala itong trace.
Binili ko ang kumpanya nila para sagipin iyon at bigyan ng pagkakataon ang ama ni Astrid na makabawi. Pero nawala naman ito. Gusto ko pa sanang kausapin sila para sa isang new venture at para maging lingid sa iba na ay nag-request ako ng isang private meeting. Masasaulo ko rin yan, Aling Punsing. Just give me time. That's liver. Inihaw natin, sabi ko sa kanya. Napaka-inglesera naman kasi. Kumunot ang noo niya nang tapunan ako ng tingin. That orange egg. Kwek kwek, pagtatama ko sa kanya. Oh boy, she's getting peace. Sasabihin ko pa nga lang na kwek kwek ay inunahan mo na ako kaagad. Gumuso siya sa inis. Ganito rin siya noon, napakapikon at mahilig gumuso. She was barely 14 when I felt something weird about her. For pity's sake, I was already 21. Isa siyang paslit, baka nga hindi pa nareregla. Not to mention, she was freaking minor. Maling-mali, pero ang bulong ng isip ko, 21 na siya ngayon at legal age. Sorry na, napakamot naman ako sa leeg. Napansin ko ang pagnganga niya. Did you just say sorry to me? No, tanggi ko. Ang mga kaibigan niya ay mukhang kinikilig at nagpipigil ng tawa. I heard you, patuloy na pangungulit niya. Narinig mo pala eh, bakit pinapaulit mo pa? Busog ka na ba? Uwi na tayo. Sabi ko sa kanya at saka hinapot ang librong kapit niya. Ako na ang magdadala niyan. Kasabay ko si Jel, pero mukhang madaling makapick up si Jelay at sumabat kaagad. May dadaanan pa nga pala ako. Si Amanda, isasabay ko na rin pag-uwi, kaya huwag ka nang mag-alala. Nakangising sabi nito. Sige, kita na lang tayo bukas. Narinig kong sabi niya sa mga kaibigan. I held her and while we walked towards my car. Ang init ng panahon pero ang lamig-lamig ng palad niya. Was she nervous? But you knew that they say, cold hands, warm heart. I knew about her deeds at the school at itinuloy ko iyon. Siguro ay hindi pa lang nagagawa sa library. Bumili ako ng sangkatutak na toner at nagdagdag pa ng isang printer. It will lessen the waiting for the student that needed to do their work. Pati ang canteen ay binigyan ko ng funds para sa libreng pagkain at sport team. Siyempre, all in Astrid name at lingit iyon sa kaalaman niya. Nasa bahay na lahat ng kasambahay. Si Training ay sa bahay na tutuloy kasama ang anak niya. Katabi ng kwarto mo ang uupahan nila. Bukas ay kukuha ako ng isa pang kasambahay. Kwento ko sa kanya. Okay, maiksing sagot niya. Siya nga pala, may darating akong bisita bukas. Sino? Parang alanganin pa itong magtanong. Bakit nga naman siya magtatanong ay hindi naman na niya bahay iyon. Do you remember Karen?